nasa linya si Jonah Silverio. Tarlac City Mayor Cristy Angeles, binibigyang pugay ang mga kababaihan bilang pakikisa sa selebrasyon ng International Women's Month sa kabila ng pandemya ng COVID-19. John, pasok! Yes, kasamang Jude. Nakiisa si Tarlac City Mayor Cristy Angeles sa pagdiriwang ng International Women's Day na dapat magsilbing paalala ang araw na ito kung kailan nabigyan ng pagkilalang kakayahan at karapatan ng mga kababaihan sa lipunan. Kaisa si Mayor Cristy Angeles sa selebrasyon ng International Women's Month, kanyang binibigyang pugay ang kabayanihan ng mga kababaihan sa Tarlac City na kasama niya sa pag-alay ng serbisyo sa minamahal na lungsod ng Tarlac. Bilang pinakaunang alkalde ng Tarlac City matapos ang 228 taon, buong pagmamalaking ipinababatid ni Mayor Cristy Angeles na kaya ng mga kababaihan ang mamuno at magdulot ng pagbabago. Ang madilim na karaan at kultura na kung saan nakagapos ang gampaning sa 4 ng tahanan, anya ay tapos na. Nasasabi pa anya na kayang-kaya na ang akala nooy hindi kayang gawin ng mga kababaihan. Isang patunay nitong mga kasamahan ni Mayor Cristy Angeles sa pamahalaang lungsod ng Tarlac na mula sa mga department heads, simpleng kawanit, mga manggagawa, at mga representante mula sa national agencies, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at Bureau of Jail Management and Technology. Lahat ay salik sa pagpapanatili ng maayos, organisado at patuloy na umuunlad na lungsod ng Tarlac. Hindi rin anya may tatanggi na kababaihan ang pangunahing puwersa ng pagharap sa COVID-19. Mula sa mga medical frontliners, miyembro ng emergency response team at disinfection team, malaki ang gampanin ng mga kababaihan. Mas pinapalakas pa ang papel ng mga kababaihan ngayon sa Tarlac City. Sa itinatag ni Mayor Cristy Angeles, ang Kaisa Women's Organization, na bigyan ng pagkakataon na matuto at makapaghanap buhay ang mga kababaihan sa Tarlac. Ang Kaisa Women's Organization ay ang pinakaunang organisasyon sa lungsod ng Tarlac nalaan para sa mga kababaihan at may layuning palakasin ang kanilang kakayahan na makapagbigay ng financial na suporta para sa kanilang pamilya. Kaagapay si Kaisa Women's Organization Chairperson Katrina Angeles Go at ng Kaisa Women's Organization Federation Officers sa pangunguna ni President Ethel Castillo. Hinihingi din ni Mayor Cristy Angeles ang pagtutulungan para matugunan ang pangangailangan ng mga kababaihan at patuloy na kilalanin ng mga naiambag nito sa lipunan. Tunay ngang todo ang suporta ni Mayor Cristy Angeles sa mga programang pangkabuhayan na para sa mga kababaihan dito sa lungsod ng Tarlac. Patuloy ang mga programa niya para sa mga kababaihan upang pagtibayin at palakasin ang kanilang pangkabuhayan. Kasama si Mayor Cristy Angeles sa pagbuo ng isang komunidad na kinikilalang napakahalagang papel ng kababaihan. At muli niyang pinaalalahanan ng bawat kapwa niya kababaihan na sama-samang tumindig at ipagmalaki na sila ay parte ng pagbabago sa lipunan. Mula dito sa lalawigan ng Tarlac, ako si John Silverio, nag-uulat para sa Matang Agila ni Jude Briones ng DWAY 1332 kHz Sunshine Radio by Ustream TV Worldwide. Salamat John Silverio mula sa lungsod ng Tarlac. Kaya po mga kapartners, huwag po nating maliitin ang mga kababaihan. Dahil meron po tayong kasabihan, kaya ni Mister, kaya ni Mrs. Dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, napakarami pong mga babaeng leader dito o mga ina ng bayan. Ganyan din po sa lalawigan ng Tarlac. Kaya makikita ho natin yung kakayahan po ng mga kababaihan. At salamat na lamang at may mga mayor na talagang kinikilala ang kakayanan ng mga kababaihan. Lalong-lalo na hindi lamang itong panahon ng Women's Month, kundi mula ho nung naupong alkalde ng Tarlac City, itong si Mayor Cristy ay kinilala na ho ang kakayahan ng mga kababaihan.